Okay. Hello, sound check. Sound check. Okay, clear po ba ang aking boses? Shout out sa mga taga-Tugigiraw. Maupay nga. Okay po ba? Yes, sir. Clear. Loud and clear. Oh, thank you. Maraming maraming salamat. Okay. Post recording. Ayan, isang magandang araw sa inyo lahat, no, mga Hasta la Vista. Ito po ang ating pong talakayan ngayon ay Law Enforcement Administration, at ang Law Enforcement Administration po ay may anim na subjects, okay? So, ang tanong natin, ito po ay ultimate final coaching. Ang tanong sa ating number one, kung nandito ka para alamin lang yung tamang sagot, no? Okay, ikaw ay makakaalis na. Bakit? Kasi nga, ang technique sa board exam para maipasa mo ito, dapat number one, matrain ka sa comprehension and analysis. Ibig sabihin, dapat naiintindihan mo yung tanong. Pangalawa, yung bilis mo sa pagsagot sa board exam. Dahil sa board, meron po tayong time limit. Di ba? Ano pa? Kung nandito ka para makuha lang yung sagot, okay, ikaw ay mag-out na, tapos kunin mo na lang sa mga klase mo bukas yung matatapos natin na final coaching na 500 items, no? Pero kung ikaw gusto mo maipasa yung board exam, okay, makinig ka dito kung paano natin sasagutan yung mga tanong, no? Lalong-lalo na yung mga technique ng examiner kung paano sila gumagawa ng tanong sa board exam. Ayan. Lalo na ngayon, new curriculum, meron tatlong kategorya ng tanong sa board. Ano yung tatlong kategorya ng tanong sa board exam? May mga types of question, may easy question, may moderate question, difficult question. Okay? At sa 50 items, more on applying. Sabihin, dapat hindi ka lang magaling mag-memorize, dapat yung mga naaaral mo, naiintindihan mo at kaya mong i-apply. Okay, number one, ito ay ano lang naman, ang tinatanong, evaluate which is the common organizational principle of AFP and PNP. Ano ang tinatanong? Common organizational principle ng ating army at ng ating mga pambansang pulisya ng Pilipinas, no, yung mga PNP natin. Okay? Tama ba na ang common organizational principle ng army at PNP ay centralized direction and control of general headquarters to ensure unity, no? And coordination of efforts. So dapat mas centralized sila, no, na mayro pagkakaisa, na isa lang ang namumuno, no, para ma-avoid yung confusion of authority. Tama, di ba? Development unreliable concepts. Para alabo naman ng unreliable concepts, no? Highly individualized doctrine and procedure in the entire organization. Hindi sa atin, sa ating, lalong-lalo na sa PNP, no, ang gamit natin ay body-body system. Okay? Decentralized direction and control of general headquarters. Okay, ang layo na ng decentralized. So, ang common organizational principle ng Army at PNP, that is letter A. So, the correct answer is letter A. No? Ayan po. Centralized direction and control of general headquarters to ensure unity and coordination of efforts. Meron po tayo tinatawag na unity of command. Okay? Meron po tayo tinatawag na unity of command. Pag sinabi natin unity of command, one and only one in command, no? Kailangan natin ng unity of command to avoid confusion of authority. Okay? To avoid confusion of authority. So kapag naitanong, sir, bakit to avoid confusion of authority, ilan lang dapat ang namumuno? Ilan lang dapat ang sinusunod? Isa lang. Okay? Meron tayong pagkakaisa. Merong unity. Okay? Pero kapag ang tinatanong, mga tol, ano po yung joint cooperation? Sir, ano po yung pagtutulong-tulong, the joint cooperation? The joint cooperation of PNP and AFP in times of internal security operations. Ano po ang tinatanong? Ano po yung pagtutulong-tulong or pagsasama-sama ng ating membro ng kapulisan at kasundaluhan in times of internal security operations? Ang tawag po diyan, mga tol, ay OPLAN. Ade, Master Plan Sandugo. Okay. Master Plan Sandugo. Ano po yung Master Plan Sandugo? Kapag ang tinatanong, yung pagtutulong-tulong ng ating kapulisan at kasundaluhan in times of internal security operations. Okay? So the correct answer for number one is letter A. Sir, pwede po bang late-in konti yung Zoom? Unzoom slide, sir. Anong unzoom? Sir, sobrang Zoom ang iyong PowerPoint. Sobrang Zoom? Hindi, para ano po kasi,
para maipaliwanag ko yung alpha hanggang delta. Hindi naman. Okay lang naman daw. Sakto lang. Okay? Ayan. Shout out sa mga mag-exam this April. Okay? Malapit na yung board. Okay? Think positive lang para positibo rin ang mangyari. Huwag kang magduda sa kakayahan mo. Okay? Alam ko naman kapag malapit na yung board exam, araw-araw na sa simbahan, no, nagiging mabuting tao na. Okay, nawawala na yung sungay kasi araw-araw na ang nagdadasal. Ayan, magmalapit na yung board. Ayan, God bless sa inyo lahat, no? Ayan, naway mapagtagumpayan nyo ang nalalapit na inyong pagsusulit. Okay? Kapit lang. Huwag bibitaw. Anong sabi? Maniwala kay Lord. Unang-una. Pangalawa sa sarili mo. Okay? Which shall be the policy making? Dito sa number 2 natin, mga tol, ang tinanong dito, tatlo sa board, okay? Which shall be the policy making and strategy formulating body, no? In the planning, formulation of policies and programs on drug prevention control. So, sa tingin nyo po, ano po ba ang tamang sagot dito? Okay? Okay, dapat ito po nga ay naitanong sa ano eh, sa CDI, pero naitanong siya sa LEA. Sa CDI po kasi, meron tayong vice drug and control, 'di ba? Pero dahil meron tayong law enforcement organization and other interagency approach, no? Sa law enforcement operations. Kaya naitanong siya dito. Kapag at tinatanong, sino ba yung gumagawa ng pulisiya at estratehiya? No? Okay. Siya yung gumagawa ng pulisiya at estratehiya, the policy making and strategy formulating in the planning and formulation of policies and programs on drug prevention and control. Well, siya po ay under ng Office of the President. Ang tawag po natin dyan ay Dangerous Drug Boards po. Okay, Dangerous Drug Boards. Yan. Ang sagot po sa number 2 ay Dangerous Drug Boards. Ang PDEA, okay, at yung Dangerous Drug Boards ay parehas under sa office ng president. Ang PDEA, siya yung implementing arm of Dangerous Drug Board. Siya yung implementing arm of Dangerous Drug Boards. Tinanong, ano yung highest rank sa PDEA? Okay, ganito yan mga tol. Ang highest, no? Ang highest, baliktad kasi sa PDEA at sa PNP. Sa kanila, ang highest rank sa PDEA, highest rank of PDEA ay undersecretary. Ito po yung sagot nung naitanong yan sa board exam. Undersecretary po. Okay? Undersecretary ang highest rank sa PDEA. Ngayon, kapag ang tinatanong, sir, ano po yung ating highest position sa ating PDEA? Ang highest position sa PDEA, mga tol, ay Director General. Okay? Iba sa PNP. Sa PNP kasi pinalitan na ang pangalan. Baliktad sa PNP, no? Kaya huwag kayong malilito dahil tinanong yan sa LEA. Ang highest rank sa PNP, police general. Diba? Ang highest position sa PNP, si Chief PNP. Pero ang highest rank sa PDEA, undersecretary. At ang highest position sa PDEA ay director general. Ngayon, merong dalawang assistant. No? Merong dalawang assistant si ating Director General ng PDEA. O para hindi kayo malito, ganito lang po yan. Okay? Makinig po ha, ito po yung mga bagong tanong. Okay? Okay. Meron tayong tinatawag na yan, PDEA. Wait lang. Meron tayong, ano ba organizational structure niyan? Okay. Ito yung sa PDEA. Okay, magkaiba yan sa PNP. Yung PDEA, ito yung highest rank. Ay highest position. Okay, highest position. Ang highest position sa PDEA mga tol ay Director General. Okay, Director General ang highest rank sa PDEA. Pero dapat naitanong to sa CDI, pero meron din sa LEA. Okay, tatlo ang lumabas dito nung nakaraang taon, December 2021. Ang Director General ay may dalawang assistant. Sino yan? Ang Director General or ang highest position sa PDEA ay mayroong dalawang assistant, si Deputy Director for Administration at si Deputy Director for Operation. Yan. Deputy Director for Operation. Yan yung dalawang assistant ni
Director General, no, para maging epektibo ang kanyang performance. Ngayon, kapag ang tinatanong, sir, ano po yung highest rank, no? Ano po yung rango nila? Ang rango ng Director General, ang sagot, Undersecretary. Yung sa Dangerous Drug Boards, ang chairman doon, ang rango ng secretary. Pero sa PDEA, ang implementing arm ng Dangerous Drug Boards ay PDEA. Undersecretary ang rango ng Director General. At kapag ang tinatanong, no, sir, ano po yung rango ng dalawang undersecretary? Ang sagot ay Assistant Secretary. Okay, parehas po yan. Yung Deputy Director for Administration at yung Deputy Director for Operation, ang rango niyan ay Assistant Secretary. Malinaw po ba? Malinaw. Okay, malinaw po ha. Okay, malinaw po. Next. Ano po yung Anti-Illegal Drugs Master Plan ng PNP? Kapag ang tinatanong mga tol, yung ano po yung letter D? Ang Anti-Illegal Drugs Master Plan ng PNP, that is Master Plan Banat. Kapag ang tinatanong, ano po yung Master Plan Banat? Ito yung Anti-Illegal Drugs Master Plan ng PNP. Hindi po Oplan Tukhang. Okay? Ang Anti-Illegal Drugs Master Plan ng PNP, that is Master Plan Banat. Okay? Meron din unit ang PNP, no? Na ginawa para mapapatibay at mahuli yung mga krimen na nasakot sa droga. Yan yung PDEG or PNP Drug Enforcement Group. Yan yung letter A. Pero dahil ang tinatanong, the policy and strategy formulating body, that is Dangerous Drug Board. Pero kapag tinatanong, implementing arm ng Dangerous Drug Boards, ang sagot doon, PDEA. Okay, buburahin ko na po ha. Yan, pagpasensyahan nyo na po ang aking boses. Masyado na po medyo mapakos na. Okay, clear all drawing. Next, number 3. Wait lang. Number 3. Okay, number 3 na tayo mga tol. Ang tinatanong, yung span of control, okay, which supervises and control the conduct of anti-transnational crime, which supervises and control the conduct of anti-transnational crime operation of all government agencies and instrumentality. Siya yung supervises and control, no? The conduct of anti-transnational crime operation of all government. So ang tawag natin dyan, ang sagot po natin dito ay Philippine Center on Transnational Crime. So the answer is letter D. Ang PNP po, okay, ayan yung pambansang pulisya ng Pilipinas na pinapamunuan ng ating Police General. Okay, kapag tinanong kayo, ilan ang star ng Police General? 2, 4, 8, syempre 4 lang. No, huwag natin gagamitin yung 100% ng utak natin sa board exam. Isang shoulder lang ang bibilangin natin. Okay? Ang PNP ay under sa DILG. Kapag simpleng tanong po sa board exam, ha, saan po under ang PNP sa DILG? Pero anong agency under ng administrative control and operational supervision ng PNP sa DAPULCOM? Ulitin ko, kapag simpleng tanong, saan under ang PNP sa DILG? Pero saan under, anong agency under ng administrative control and operational supervision ng PNP sa DAPULCOM? Ang batas na gumawa ng PNP, PFP, BGMP at PPSC ay Republic Act 6975. Ano daw yung batas na gumawa ng PNP? Republic Act 6975. Okay, ang PNP ay naitatag noong January 29, 1991. Diba na ang unang pangalan niyan ay Insular Constabulary, tapos naging Philippine Constabulary, tapos naging PC-INP, tapos naging PNP na noong January 29, 1991 sa bisa ng batas ng Republic Act 6975. Okay. Kailan to na-aprobahan? Isa sa mga teknik ng examiner, no? Kung kailan na-aprobahan ang Republic Act 6975. Yan po ay na-aprobahan noong December 13, 1990. Kaya ang tamang sagot nung nakaraan ay 12-13-90. Pinagdidikit yung mga numero. Okay, 12-13-90. Kaya ang NAPULCOM, ang batas na gumawa ng NAPULCOM ay Republic Act 64. Okay, 4864. Tatandaan nyo guys, ayon sa ating TOS, yung mga personalities or mga tao ay hindi na makikita sa choices. Sila ay makikita na sa tanong. Wala nang mga Republic Act sa choices. Yung mga Republic Act na sa tanong na mismo. Okay? Yan, mga tao, history, okay? Sa yan yung mga wala sa TOS, yung mga history. Pero dapat naiintindihan mo yan. Okay? Kamamaya sila ay nasa tanong. Okay, number 4. Pati NBI, tinanong mo.
Ang National Bureau of Investigation, napakahaba ng tanong. Ang second, ang LEIA, 'di ba? Ang LEIA, Forensic Science at Criminology subject ay mga second subject 'yan sa araw ng board exam. Sila ay dalawat kalahating oras mo sasagutan. Pero yung mga first subject katulad ng ating CLJP, Criminal Law, Jurisprudence and Procedure, yung ating CDI, yung ating Correctional Administration ay tatlong oras at kalahati mong sasagutan sa board. Kaya dapat, ito po ay basahin mo yung tanong na maigi bago mo sagutan. Okay? So, tatlong oras at kalahati mong sasagutan yung 100 items. Okay? Sagutan mo ng dalawat kalahating oras, tapos i-review mo. Okay? Pag 30 minutes na lang, saka mo ilipat yung sagot mo sa answer sheet. Bakit? Kasi maraming magaling, pero sa araw ng board exam, doon sila nagkakamali. Technical sila nagkakamali. Alam nila na ang sagot ay letter A. Pero ang na-shade on letter B. Ano nangyari? Nagbura. Diba? Ang sabi sa instruction sa ating board exam, no erasures, no? Ay nang instruction. Kasi ang ating pong machine, mag-check po ng answer sheet ay machine. At ang dinedetect na machine, yung carbon. Diba? Anong lapis ang gagamitin natin? Mongol number 2. Kapag ikaw, alam mo na yung sagot ay alpha, pero yung na-shadean mo ay bravo, okay? Ano ang pwedeng mangyari? Yung bravo po, okay? Pag pinura mo yan, tapos nilagyan mo yung letter A ng tamang sagot, okay? Dalawa ang madedetect na carbon sa yung answer sheet at baka ito ay iluwa ng machine natin. At titignan pa ng mga miyembro ng PRC kung saan ka nagkamali, bakit hindi binabasa. Eh, sa sobrang dami na nag-e-exam, diba? Libo-libo. Baka mamaya pagod na yung mga staff doon, okay? At hindi na sikasuhin yung papel mo. Okay? At yung mga pasmado po, kasi po bawal pong dumihan ang answer sheet. Maraming magagaling, pero sa araw ng board exam, nakakalimutan yung basic. Ano po yung basic sa board exam? Meron po tayong answer sheet. Bago mo sagutan or basahin yung tanong, dapat yung answer sheet po, no? Yung answer sheet po ay nilagyan mo na ng subject at set, kung ano set ka. Kasi yung answer sheet mo may pangalan na yun. Okay? Nandun na yung pangalan mo mismo. Ngayon, ang ilalagay mo na lang dito kung anong set mo at kung anong subject mo. Huwag mo kakalimutan yun. Okay? Yung mga basic. Okay? Sir, totoo po ba na kapag gumamit po ako ng underwear na pula, swerte po yun. Malas po ang taong naniniwala sa swerte, mga tol. Okay? E di sana lahat pumasana sa board exam. Okay? Ayan. Sir, ano pong susotin sa board exam? Kapag lalaki at babae ka, yung babae dapat may tali yung buhok. Yung lalaki, dapat syempre, kung gusto mo magpagupit, clean cut, katulad ng gupit ni Sir Rasta La Vista, pwede naman. Okay, yung iba kasi may pamahiin, ayaw magpagupit dahil mawawala daw yung pinag-aralan nila. Loko-loko, hindi totoo yun. Okay, ako po ay nagpagupit nung mag-exam ako kinabukasan kasi doon po ako, kung saan po ako komportable. Diba? Kung saan ka komportable. Okay, okay lang ba hindi maligo sa araw ng board exam? Kung saan ka komportable. Basta sa araw ng outtaking maligo ka. Okay lang na mukha tayong mandirigma ngayon pero sa outtaking pang malakasan na dapat tayo doon, okay? At alam ko naman na lahat kayo ay papasa at magtatagumpay ngayong taon, di ba? Syempre. Balik na tayo sa tanong. Okay, yun po yung mga technique. Ang gagamitin po ng damit ay polo shirt, no? Polo shirt, plain without any seal or logo. Sa babae po, dapat nakatali ang buhok. Walang pong kulay ang buhok. Yung pantalon po natin, disente, pwedeng maong, pwedeng pants. Yung sapatos po natin, pwedeng combat shoes, rubber shoes, basta disenteng sapatos. Okay? Next. Ang NBI is widely regarded as the most credible and effective investigative agency in the Philippines. Tama naman. The most credible ang NBI, no? And effective investigative agency sa Pilipinas. Ang tinatanong sa dulo, ano yung basic function ng NBI? Okay? Kung napapansin nyo, yung letter A, ang sabi rito, it is entrusted with investigating variety ng mga seryoso krimen. Kasama na dyan, yung against national security and public order, terrorism, cybercrime, ano pa, mga white-collar crime, economic sabotage, graft, and corruption, and other grave offenses. Yes, that is the basic function of NBI. Ngayon, kapag ang tinatanong, sir, parehas po yung sagot sa Delta. Parehas po na tama yung nasa Delta at yung nasa Alpha. Kung napapansin nyo po sa notes na hawak nyo, no? Yung letter A at letter D, parehas ang nakalagay at tama ang sagot, di ba? Yun
yung delta at alpha, parehas na tama. Ngayon, by the rule, kapag dalawa ang tamang sagot sa board exam, ang pipiliin po natin yung mas nauuna sa choices. Ano daw po? Kapag dalawa ang tamang sagot sa board exam, ang pipiliin mo yung mas nauuna po sa choices. So the correct answer for number 4, the basic function of NBI is letter A. Okay? Next. Okay, at pati pala ito tinanong. The Department of the Interior and Local Government is headed by Secretary of the DILG. Diba? Yan, headed by Secretary of DILG. Secretary ang pinakamataas na katungkulan sa DILG. No? At yan ay pinipili ng Presidente. Okay? Si DILG Secretary, ang tenure niya or yung term of office ng DILG Secretary na pinipili ng Presidente ay at the pleasure of the President. Ano raw po? Ang DILG Secretary ay pinipili ni Presidente at ang term of office ng DILG Secretary ay or yung tenure niya ay at the pleasure of the President. Ngayon, ang tinatanong sa board, sino yung dalawang assistant ni DILG Secretary, two undersecretaries ng DILG Secretary? Nandiyan na yung isa. No, one for local government, sino pa po yung isa? And one for peace and order. So the correct answer for number 5 is letter D. Number 5 is letter D po. Ay, letter C. Number 5 is letter C. Pagpasensyahan nyo na po yung aking pong camera. Minsan nagta-timelapse. Minsan naglalag. Kasi ito pong aking tablet at camera na gamit ay matagal na panahon na. Sir, pa SS po yung number 4. Okay, eto po. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, pamain na lang po, pamain. Okay. Next. The Department of the Interior and Local Government ay pinamumuhay nung ani DILG Secretary at ang rang ang pumipili niyan presidente ng Pilipinas. Kapag tinatanong sino yung ex officio chairman, ganito kasi yung tanong nung isa nung naitanong dito sa board exam, meron na itanong sino yung ex officio chairman of NAPULGOM. Yan ay si DILG Secretary, ang ex officio chairman ng NAPULGOM, si DILG Secretary. Ngayon, kapag ang tinatanong, sir, sino po yung ex-officio member? Ex-officio. Tama, ex-pagkaiba. Ayan, sino po yung ex-officio member? No? Ang ex-officio member, mga to, si Chief PNP. Is Chief PNP. At meron niyang apat na regular commissioner. Ang tenure ni Chief PNP ay not exceeding 4 years. No? Yung tenure ni DILG Secretary at the pleasure of the President, pero yung tenure ni Chief PNP not exceeding 4 years. At yung apat na regular commissioner na ang isa dapat babae, ang tenure nila ay 6 years without reappointment. Tatandaan natin, ang 2 undersecretaries na itanong sa board, 1 for local government and 1 for peace and order. So the correct answer is letter C. Hindi po public safety. Okay? Ang Philippine Public Safety, yan yung PPSC. PPSC, Philippine Public, Philippine Public Safety College, PPSC yan. Okay? Sila yung premier institution na nagtitraining sa jail, no, sa mga PNPA dati at PNP, pero ngayon ang nagte-training natin sa kanila ngayon PNP na, no, yung ating Philippine Public Safety College. Okay, yan yung PPSC. Okay, sila yung premier institution na nagte-training. Example, ikaw ay police lieutenant, naglateral ka, no, sila yung magte-training sa iyo, pero because of Republic Act 11279, no, ano yung Republic Act 11279, an act na transferring the Philippine National Police Academy and National Police Training Institute na ang dati nagte-training sa kanila PPSC, pero ngayon PNP na. Ano daw? PNP na, no? Ang sa PNP natin transfer. Okay? Ang nagte-training sa PNPA ngayon at NPTI, hindi na PPSC, Philippine National Police, na po PNP na because of Republic Act 11279. Okay? The exercise of its power to maintain peace, law, order, and public safety, Philippine National Police, okay, yung PNP, shall be subject
to the command and supervision and control of the saan ba sino ba sinusunod ng PNP natin, 'di ba? Subject to the command and supervision and control of the National Police Commission. Okay, syempre under din ng command and supervision and control ang PNPs. Ang pinakamalapit na sagot last board exam ay si President. Okay? Ang presidente ang pumipili ng ating magiging police general, 'di ba? Ang presidente ay pipili lang ng mamumuno sa kapulisan hanggang sa ranggo ng one star pataas. Hindi ka pwedeng piliin ng presidente na mamuno na sa PNP o sa police kapag ang ranggo mo ay police colonel pababa. Dahil ang ating presidente ay pipili lang ng mamumuno sa kapulisan hanggang sa ranggo ng one star pataas o yung tinatawag nating police brigadier general. Ano pa? Ang presidente rin ang magpo-promote kapag ang ranggo mo ay police lieutenant, kapag ang ranggo mo ay police colonel or full-fledged colonel, kapag ang ranggo mo ay full-fledged colonel, 3 silvers ang pagita cluster, hanggang sa ranggo ng 3-star general, presidente rin ang magpo-promote dyan to the next rank. Pero ang magre-recommenda kay presidente para ma-promote yung may mga ranggong 3 silvers ang pagita hanggang sa ranggo ng 3-star general na tinatawag natin police lieutenant general, ang magre-recommenda kay presidente para ma-promote sila si Chief PNP po. Okay, next. Number 7. Which statement? Okay, aalisin ko muna yung mga video nyo, guys, ha. I-stop ko muna yung mga video nyo kasi natatapan yung akin pong laptop. Yan. At mamaya na tayo magkita-kita kapag tapos ng ating talakayan. Ipapatayin ko muna yung mga video. Yan, kasi nakikita ko rito. Kaklase nyo si ano? Kaklase nyo si Wamos. Stop video. Bakit ganun? Hindi ko maalis yung video ni ano? Ni Coach Lai. Ay, ayun na rin. Ay, gagi. Na-report. Sorry. Don't report. Yan, shoutout kay Andrew. Ang pinaka-favorite na estudyante ko to sa ano eh, sa Tuguegarao. Pakipatay muna yung video, mi Alay, Coach Lai, 2023. Okay, number 7. Ayaw kasi ng mga criminology na ang kanilang subject ay ang ayaw ng mga nag-exam noong nakaraan na yung span of control ay nasa tanong. Gusto nila yung span of control nasa choices. Okay. Ano ba ang tinatanong last board? Sabi daw ng mga nag-take last board exam, ito raw tanong na sa number 7 ay number 1 na tanong sa set B daw. Okay? Sagutan natin. Okay? Sabi ko nga sa board exam, hindi ka lang dapat magaling mag-memorize or magkabisado, dapat yung naiintindihan mo 'yan at kaya mong i-apply, okay? Which statement could be called best describe span of control. Kapag sinabi natin span of control, mga tol, ang other term ng span of control ay span of attention. Yan po ang other term ng span of control, span of attention. Sa Tagalog, pag sinabi natin span of control, okay, yan yung lawak ng kapangyarihan or lawak ng nasa sakupan. Okay? Malalaman ang lawak ng kapangyarihan or lawak ng nasa sakupan, okay, depende sa dami ng tauhan mo na magre-report sa'yo. Okay, pakipatay ko muna yung video ni Sherry Lins. Hindi ko matanggal yung mga video niya. Basta yung mga may camera po dyan, pakitanggal po muna yung mga video niya, no? Ano raw sa mga sumusunod, no? Yung pinaka nagde-describe sa lawak ng kapangyarihan o yung ating span of control, no? Ng other term ay span of attention, sa Tagalog, lawak ng nasasakupan or lawak ng kapangyarihan. Palalaman natin ang lawak ng kapangyarihan, tatandaan, depende sa dami ng tauhan mo na magre-report sa'yo. So the correct answer is there is a maximum limit of subordinate one can effectively supervise. So the correct answer is letter B. Okay? Meron tayo mga principles of police organization. Okay. Sir, paano kapag ang tinanong po yung chain of command? Diba? Kapag ang tinanong yung chain of command, ang chain of command po, that is the arrangement.